maniwala kayo. Ilang beses kong sinubukang kalimutan pero patagal ng patagal ay mas lalo lang akong nasasaktan. I am becoming more anxious as day passed by. Alam kong hindi naman ako pinipressure ng asawa ko sa pagbubuntis pero hindi ko pa rin maiwasang mag-isip. I am very sure that our life would be different if we had a child. Yun bang anak na makakaalis ng pagod namin mula sa maghapong trabaho, makakakwentuhan, at makapagpapangiti sa amin. I'm sure that we'll love him or her too much. Kaya lang, kahit gaano man namin gustuhin, wala na kaming pag-asa. Hindi ko sinisisi ang asawa sa aksidente ngayon. Alam kong wala namang may kasalanan at mayroong rason ang nangyari. Hindi ko lang magawang matanggap. Hindi ko lang magawang matanggap ang naging buwan noon. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Pilit ko lang itong inoobserbahan. Wala na akong sakit na nararamdaman na dulot ng aksidente pero habang buhay ko atang dadalhin ang nagawa noon sa akin. Mabilis kong sinuot ang puting T-square heels na siyang pinakapaborito ko sa mga sapatos at nagtuloy sa paglabas ng kwarto. Cornell was already outside at gaya ng palagi nitong ginagawa, hinahanda na nito ang almusal naming dalawa. Cornell is a perfect husband. And I can't be more lucky with him. Sana lang ay kaya kong masuklian ang lahat ng ginagawa nito para sa akin. Good morning, hon. Mabilis niya akong hinagkan. Nakahanda na rin siya ng sarili para sa trabaho. Kain na muna tayo. I made your fave. Nginisian ko siya at hindi nag-aksaya ng oras para kumain. In fact, napakarami ko pang loads na kailangang tapusin sa opisina. Being a journalist will always be my dream. Swerte ko at nagawa kong makapagtapos with flying colors at may mga iilang kumpanyang nag-agawan sa pag-hire sa akin. I'm just proving them that they are worthy of me now. Napakaraming reports at sheets na kailangang i-review. Akala ko noon, kakayanin ko ang trabaho bilang isang editor-in-chief pero sobrang nagkamali ako. Dahil oo, ginusto ko ang pwesto pero hindi ko inakalang sasakitan ako ng hindi lang ulo kundi lahat na ata ng kasukasuan. Sa araw ng Biyernes, kulang na lang ay malubog ako sa sarili kong upuan sa dami ng kailangang i-check at i-revise. Anong oras ang uwi mo, Han? Nag-angat ng tingin si Cornell sa tanong ko at itinigil ang pagkain. The usual, about 8 p.m. Nakangiting sagot niya. Hindi ko mapigilang mapaisip kung gaano kahirap na trabaho ang ginagawa ng asawa ko. He's the vice president for finance sa KBL company dyan sa Glorieta. Idagdag mo pang exhaustion tuwing uuwi siya at sobrang traffic na ang kakaharapin. Take care of yourself, okay? Mahina itong tumawa. I will, for my honey. Napailing na lang ako. He really needs to be consistent of that sweetness. Diyan lang nawawala ang mga masasamang naiisip ko. You should think about it again, Nell. Pahabol ko pa. Thoughts were gushing into my mind. I won't. Mabilis ang naging oras at tuluyan na kaming naghiwalay ng gagawin. When I arrive at the office, iisipin mong mukhang mga estudyante ang mga tao at nagkukumahog sa due date ng project na ipapasa nila. Mga wala pa rin pinagbago. Feli! Madali kong hinarap ang tumawag. Ngiting-ngiti itong nakatingin sa akin. Pawang hindi pa alam ang nangyari sa aming mag-asawa. Tina made her way towards me. Kagaya ng nakagawian, mahigpit niya akong niyakap. I missed you, girl. Tagal masyado ng 2 weeks mong leave. Ano bang ginawa niyo ng Cornell? Naglampungan 24/7? Naitikom niya ang bibig sa sobrang lakas ng hampas ko. Nang mag-angat ako ng tingin sa mga tao roon,
Lahat na ng mga ito ay nakatingin sa amin at nagpipigil ng tawa. Pahamak talaga tong si Tina kahit kailan. Get back to work. I'll expect your peace until 11 a.m. today. Para kayong mga high school na nagka-cramming. Singhal ko na lang sa mga ito para magpatuloy sa ginagawa. Marahas ko namang hinila ang kaibigan papasok sa opisina. I should tell her the truth. I've been waiting for this time na masabi ko sa kanyang nararamdaman dahil masyado nang mabigat sa akin. Tina Enoch is a television reporter on SNN News na siyang handle rin ng kumpanya. Kadalasang maagang pumapasok yan sa opisina kahit tanghali at news report sa tanghali ang schedule niya. Hindi katulad sa isang oras na coverage tuwing gabi, 30 minuto lang ang tinatagal ng kanya. Karamihan doon ay mga news flash o hindi naman kay mga news exclusives. Inilibot ko ang paningin sa napakakalat kong opisina. Hindi ko maitago ang pagkadismaya. Hindi ko alam kung saan magsisimulang maglinis. Bukod kasi sa mga nagkalat na report at clipping sa malaki kong mesa, ay masyado marami na rin ang kailangang walisin at tanggalin. Tina, pagtawag kong muli sa kaibigan. Yes, bestie. Would you mind if we go for coffee first? Maliit pero napaka-pleasing tingnan ng coffee shop na yun. No wonder, parang naging partner na siya ng SNN dahil sa kadalasang mga empleyado ng kumpanya ang naririto. So, what is it? Na maging komportable sa kinauupuan, agad kong tiningnan ang kaibigang atat sa sasabihin ko. Anong what is it? Tanong ko na lang. Oh, come on, Feli. You have something to say, right? Alam ko talagang niyaya mo ko rito for privacy. Ano yun? What happened to your leave? Tuloy-tuloy ang pagtatanong niya. Pagkatapos ay itinakip ang palad sa bibig na parang may masayang naalala. Are you pregnant? No! I must admit that I said that loudly. Nagmukha tuloy akong defensive sa tanong niya. Nakakahiya pa roon dahil nakakuha pa ako ng atensyon ng mga tao na naroon. I'm not pregnant. Kumalma ang kaibigang kaharap. Well, that was good, right? At least, you both can focus more on your respective jobs. Pinagmamasdan ko lang siyang sumimsim sa sarili nitong kape. She always keep that cool aura. Bagay na bagay talaga siya sa TV. Plus, I'm sure naman that the baby will come afterwards. No. Interest on Tina's eyes grew bigger. Inantay niya akong magsalita pero malagkit na ang tingin niya sa akin. Tina. I can't be pregnant. Are you kidding me? In a matter of seconds, ramdam ko ang panic na biglang umatake sa kaibigan. Tahimik ko lang siyang inobserbahan. Paano yun mangyayari? Let's say inoperahan ka nila ng unconscious. That's absurd. No, it's not. I did try to calm myself down. Marahan akong sumimsim ng kape bago siya harapin. That can be possible. Kapag pumayag ang asawa ko sa operasyon, sabi ng doktor, nagkukos raw yun ng bleeding kaya kailangan tanggalin.
And I'm sure at that time, Cornell was hopeless. Walang ibang gusto yun kundi maging maayos ako. Dahan-dahan, tumango ito. Alam kong gulat pa rin ang kaibigan pero ipinagpasalamat kong pilit niya yung inintindi. So, panimula niyang muli. What's your plan? Doon ako tuluyang natahimik. Tinitimbang ko kung tama bang sabihin na agad sa kaibigan na ngayon. But actually, I need Tina to help me. Kuminga ako ng malalim bago magsalita. Well, I got a plan. But Cornell, hindi siya pumapayag. Tumango-tango ulit ang kaibigan. Come on, Felicity, you need to say it. Marahan siya ulit uminom ng kape samantalang patuloy ko lang siyang tinitingnan. Patagal ng patagal ay mas lalo akong nababalisa. Tina, we need to find a surrogate mother. Automatic kong naibuga ni Tina ang iniinom sa mismong harapan ko. Wala tuloy akong nagawa kundi makaramdam ng hiya dahil sa mga nakakita. Are you out of your mind? Mabuti na lang rin na nakontrol ni Tina ang pagsigaw dahil baka tuluyan kaming paalisin ng management ng coffee shop sa kinauupuan. Tinutop ko ang bibig. Hindi ko na ginustong magsalita. I know, it wasn't a great idea, but that's the only choice I have now. Iba kasi yun kapag nag-ampun kami. Sa ganun ay mas maituturing ni Cornel na tunay niyang anak ang bata. Gusto kong iyon ang maramdaman niya. I want him to be happy as well. Napakaraming babaeng halos mamatay sa sakit dahil sa panluloko ng asawa nila sa kanila, pero ikaw? Tina's voice was such a pure disappointment. Felicity, naririnig mo ba ang sarili mo? You will let your husband find another woman to... Inihilamos nito ang palad sa mukha. Shit, I can't even say it. I have the worst idea. I know. It's just that, parang nastuck ang utak ko sa ganung paraan. Tina, hindi naman ako lulukuhin ang asawa ko. Some can do it casually, right? Isang gabi lang naman. Siyam na buwan pagkatapos noon, then the child will be ours. Pilit kong kinukumbinsi ang kaibigan pero paulit-ulit lang itong umiling. Can you hear yourself, Feli? Hindi ikaw yung superhero na magsasakripisyo para lang sa isang bayan. Asawa ka, Feli. If he can't accept your imperfections, then he doesn't deserve you. If he can bear a child, so be it. Napakaraming ibang paraan, Felicity. Matalino ka. Mas kailangan gamitin mo ang utak mo ngayon. Otomatikong rumagasa ang mga luha ko sa sinabi ngayon ng kaibigan. Di man ako sang-ayon ay parang punyal yung tumurok sa dibdib ko. Tama siya. Pero sana, ganun lang yun kadali. Sana ganun lang kadaling tanggapin. Ilang linggo na, pero wala pa rin pinagbago. Ilang linggo na pero ang sakit-sakit pa rin. I was really hopeless. Surrogate mother na lang ang way ko to ease the pain and the guilt then. And using her, I know I can fulfill my responsibilities for my husband. Gusto kong... Alam mo gusto niyang magkaroon ng sariling anak. Can you remember the first time we knew about my pregnancy? He was incredibly happy. Kulang na lang ipangalandakan niyo yun sa buong media, sa buong bansa. Naalala mo rin ba nung binawi sa atin si Flowell?
din kahit ikaw nakita mo kung gaano siya kasira. He wanted a child. Ilang beses niya mang ipinakita sa akin na okay siya. Alam kong nasasaktan din siya sa loob. I don't want him to suffer, Tin. Hinarang ko ang palad sa bibig para mapigilan ang malalakas na paghikbi sa coffee shop na yun. Mabuti na lang at nabawasan na ang mga tao at alam kong hindi na rin ganun kapansin ang pag-eko mula sa kinauupuan. I want the best for him. Wala akong pakialam kung sa akin lahat ang bagsak ng sakit. I just want to see him happy then. Wala akong pakialam ngayon kung maging itsapwera ako sa eksena and a child can make him happy. So I'm giving him one. Kahit hindi sa paraang sasang-ayunan ng lahat. I want to cry it out loud. Gusto kong magsisisigaw sa sitwasyon na iyon pero hindi ko na rin nagawa. I may be hurting. Oo. At ako nga ang maaaring magbuhat ng lahat ng sakit pero hindi na yun ang dapat kong isipin. For once, I want to be a perfect wife for him. Kaya, I'm sorry. I'm sorry kung ganito lang ang paraan ko, Tin. Nagmamadali kong kinuha ang mga gamit at tuluyang binagtas ang daan palabas. Sa totoo lang, napakababa na ng tingin ko sa sarili ko. Bakit ba kasi ganito ang nangyari sa akin? Paano ako magpapaka-asawa kung ang anak lang ay hindi ko pa maibigay kay Cornell? Nang makabalik sa opisina, ikinulong ko roon ang sarili kasama ang napakaraming documents at report. Kailangan kong magtrabaho. This is my life. Hindi dapat maapektuhan ang buhay ko sa isang napaka-martir na desisyon. Pero hindi ba napaka-unfair noon? Bakit ko kailangan maranasan ito? Paano na ako kung hindi ako makapagbibigay ng anak sa Mr. Po? Gulong-gulo ang aking isip. Hindi ko magawang isipin kung paano kung hindi ito ang nangyari. Paano kung hindi nangyari ang aksidente ngayon? I know that we can be the happiest couple that we've always been. Napaka-unfair ng mundo. One moment you are happy. The second, you're on despair. Ilang oras kong ibinabad ang sarili ko sa trabaho kaya huli na nang napansin kong madilim na nga sa labas. Uuwi na naman ako. Makikita ko na naman ang asawa kong ginagawa ang lahat para sa akin pero hindi ko man lamang maibigay sa kanya ang kaisa-isahang bagay na gusto niya. Diretso akong napatingin sa pinto nang magbukas ito at iniluwano ng kaibigang si Tina. Hindi katulad sa itsura kaninang umaga, halatang halata na sa kaibigan ko ang pagod. Makikitaan din ang lungkot ang mga mata niya. Feli. Dali-dali itong lumapit sa akin at yumakap. Nang magsimula itong humagulgol, hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko. I'm sorry. Naiintindihan kita, Feli. Naiintindihan ka ni Tina. And I am here. I will help you sa kahit na ano pa man. Mas lalo kaming nag-iyakan. Ilang minutong walang gustong magsalita. Maging ako ay parang pinanghinaan na rin ang tuhod. I'll help you, alright? Punasin mo na yung mga luha mo. May tinawagan na ako. Mrs. Kelly knows a place kung saan tayo pwedeng makahanap ng surrogate mother. Napayukom ako ng kamaw at bumuntong hininga. This is it. The last chance I could get. Pero, Feli, baling muli sa akin ni Tina. Are you really sure about this?